Welcome back to my vlog. If you're new to my channel, hello, my name is Michelle. And if you're an old subscriber, thank you for watching again. So for today's video, as you guys can see around here, may mga plastic dito, mga kalat dito na plastic, because I'm gonna do a haul. As you can see in the title right here, I'm gonna do a, hindi naman siya major haul, hindi rin siya mini haul, tamang haul lang. Because if you guys haven't watched it yet, I went to Kobe Sanda Outlet again for this summer. Kasi yung last punta ko sa Kobe Sanda Outlet was last October, last year, 2019. And I was with my family. So if you guys haven't watched it yet, please do watch it. I'm gonna put the link right there and right here also. So I didn't buy a lot this time kasi sabi ko nga sa inyo, I'm not that kind of person na bumibili dahil may, parang may mabili lang, alam niyo yun. I buy kung gustong-gusto ko talaga yung bagay. Actually, mas mahal pa nga yung pinamasahe ko kesa sa nabili ko. So, without further ado, so you will understand what I'm saying. Please do watch this video if you guys are interested. I only bought one thing sa Kobe Sanda Outlet. Actually, it is from this store. Olive, this olive. I don't know if I'm pronouncing it correctly, but according to my friend Yuko, so she's my Japanese friend, and I went with her doon sa Kobe Sanda Outlet. This brand is quite popular in Japan, and it's a dress. So sobrang hirap mamili doon kasi para ba akong namamadali kasi nga ano, yung biyahe namin sobrang layo, 1 hour 40 minutes yung biyahe ko pa uwi. So gusto ko yung pagpunta ko sa isang store. Gusto ko pagpunta ko sa isang store. Wow daw. Mabilis akong namimili, alam niyo. Wala nang patumpik-tumpik pa. Immediately pagkakita ko sa color nito, kinuha ko agad and finish ko kasi I know this color looks good on me. Ayan, ewan ko ba na gusto ko yung mga kulay na ganito. So, if I'm not mistaken, this is nude. Pero dahil sa ilan, hindi ko makita masyado kung pink ba to o nude. Pero alam niyo, ganyan siya. So, it's a long dress. Ayan siya. Na may belt. Tapos marami siyang button sa gitna. Ayan. Yan lang. Sobrang simple lang niya. Okay. And the price, I don't know if I'll find it. No. No price. But I got this for 1,650 yen. Ayan, sabi ko nga sa inyo, mas mahal pa yung pinamasahe ko. Ayan. So, ganyan siya. Kasi yung pamasahe ko doon, eh, siguro, more or less, 2,500 yen. Times 2 kasi, syempre, kasama ko si Kenisha. So, biruin nyo. Dahil lang sa item na to. Pero masaya naman ako because I got a lot for Kenisha and Kaya. Di not a lot, but compared naman sa akin na isang piraso. Ano? Meron pa pala ako isang nabili from Godiva. Godiva daw to sa Japan. You pronounce it as Godiva, but I don't know why I pronounce it as Godiva. Hindi ko basta ko nakuha yun. So if you guys know the correct pronunciation, please comment down below. So I got this Godiva chocolatier na milk chocolate caramels. Ayan. Paubos na nga siya. Walang diet-diet kasi pag nakita ko ng Godiva, hindi naman ako lagi nakakabili nito. Pero ito siya. Ayan. So this one is 1,500 yen. So ayan yung nabili ko. Yung dalawang yun. So, I got this for Kairi. It's from Puma. So wala na siyang box kasi sealed siya. And last na lang siya. At I'm so lucky because this is Kairi's size. Look. Tada! So cute. At lalo kayo makukitan if you find out ang price nito. So as you can see, meron lang siyang big bows. Kung ko nakita niya. Basta may Puma na gold. And then Puma din dito sa side na to. Ayan. So this one is size 14. And it comes with a free shoelace. Ayan. Na silk royal blue. So pwede kong palitan yung ano niya, lace niya. The price of this one is 1,500 yen. Please comment down below if you find it cheap or not. Because I find it really, really cheap. Because it's brand new. Nag-iisa na lang siya. So kinuha ko na kasi walang rubber shoes si Kairi as of now kasi nalaglag sa train yung isang piraso, yung pares ng rubber shoes niya. Kawawa, di ba? Anyway, I really wanna do this haul kasi nga, I wanna wash the clothes of Kenisha. And yung clothes na rin namin. So, I bought from Gap but I don't have paper bag because here in Japan, from July 1, 2020, they're charging for plastic bags.
You're saving the environment if you reuse yours. No need to buy plastic bags. So anyway, I got this for Kyrie. So this one is from Gap. Ayan, Gap siya. And the size is 3 years old. Ayan, hindi ko alam kung nakikita nyo. And it's just long sleeves na may hearts. And I'm planning to use this for her on autumn or winter. And the price of this one is 190 yen. Mga around 90 pesos or less. Ayan. So originally, ayan, 1,990. Ayan. Nabawasan na isang 9. Naging 190, diba? So I got the size 3 years old or 100 cm. Kasi malaki siya eh. Malaking bata si Kyrie. And I want her to use this for a long time. So biruin nyo ba naman? 190 yen. Ganyan talaga ako mamili pag outlet. Gusto ko talaga mura. Ang problema, kakahan ko naman ng mura. Wala akong masyado nabibili. So, sobrang kakuriputan ito. So, anyway, this one. Ayan, tinanggal ko na siya. So, this one is just tights. Ayan, nakalagay tights. From Gap as well. So, so cute. So, cut yung design niya. And then, 12 to 24 months. Kinuha ko yung masusuot na agad. Kasi sobrang cute eh. Meron kasi doon na medyo malaki siya, 3 years old, but wala siyang cut design. Ito, gusto ko. Cut, ang cute, di ba? So, actually, bagay nga sa dito. Tapos, mag-boots lang si Kyrie. And this one, wala niya kung magkano. 390 yen. So, around, less than 200 pesos for tights, di ba? Mura pa din. So, I bought this for around 550 yen for the two already. So, mga 250 pesos, mayroon akong dalawang item from Gap. It's really nice to buy there sa outlet store. So actually, this one is originally 1,600 yen ito. And then it became 390 yen. So that's what I got for Kyrie. Actually, 3 items lang yung kay Kyrie. Not so much. And lastly, si Kinish, yung pinakamaraming nabili. Ayan, ito yung kay Kinish, ha? So this is my favorite brand, Cecil McBee. Until now, nanghihinayang pa rin ako na hindi ako nagbibili doon. Kasi nga sabi sa inyo, hindi ako bumibili pag hindi ko talaga sobrang gusto kahit gano'n pa yung kamura siya. But si Kinisha, ang dami niya nakuhang deal. Cloth bag na to, super cute. You can reuse it, especially now that they're charging for a plastic bag. And Kinisha got 4 items there. So first, she got this yellow blouse. Actually, I chose all of these for her. Kasi yan si Kinisha, kahit na malaki na siya, tinutulungan ko pa rin siya sa damit niya. Nagpapatulong siya. So this one, so cute, right? So it's just a top, simple, plain, and then ang tawag ata dito is ribbed. Ayan, nakakasosyal. Sobrang cute. Diba? May mga ganun-ganun siya. And at the back, meron siyang buckle right here sa neck area. And originally, the price is 3,500 yen. But this one, we got it for 1,000 yen. Ayan. Sobrang laking discount pala. Kinisyang mura pala nito. Dating 3,500 pala to. So, sobrang ganun na fit sa kanya nito. So, sabi ko sa kanya, mag high-waisted siya na pants and then belt and then tatak-in niya to. So, sabi ko sa kanya, kunin na rin yung isa pa color. Kasi dalawa yung color. So, this one I think is blue-green na color naman. So, again, same lang yung design niya. And then, at the back, right here, and it's 1,000 yen. So, around 500 pesos itong ganito. But, originally, the price is around 1,700 pesos. Biruin yun, di ba? And the quality is very nice. Cecil McBee is not a cheap brand. Ayan. If you guys are interested to watch my other hauls, I actually have a Cecil McBee Fukubukuro haul. Ayan, wherein I bought a bag full of Cecil McBee items. And it's actually a mystery bag kasi I don't get to see what's inside until I buy it and then I open it. A very interesting video, so please do watch it. I'm gonna put it right here and there. Ayan, panoorin nyo yun. Kasi Cecil McBee is my favorite Japanese brand. But, sad to say, I haven't bought anything this time. Kasi nga, ayokong pilihin sa sarili ko. Pero ngayon, parang nanghihinoy ako. Sana pa lang. Pinagbibili ko na kasi 1,000 yen lang naman. Diba? So, this one, Kinisha bought this. It's like a crop top. And, para siyang off-shoulder. Pero, pwede rin siyang paganto. And, at the back, it's zipper. Ayan. It's from 4,900 yen. So, this one, we paid for it for 1,900 yen. Ayan. Around 900 pesos. Ito na pamahal kami dito. Sabi ko kay Kinisha, kala niya kasi 1,000 yen lang. So sabi ko sa kanya, bilhin mo na. Wala nang patumpik-tumpik. Pero sabi niya, maganda naman daw. So okay na din kahit na medyo pricey siya. 900 pesos. From 2,500 pesos. Malaki pa rin ang discount. Kasi sa inyo, hindi mura dun sa CC McBee. Kasi maganda yung quality ng kanyang
Stella. So, she got two of those. So, merong ganon yung plaid ba to? This one. Gray plaid. This one, the color I really, really love. Ayan. And medyo soft yung dito niya, yung tela niya dito. Hindi katulad ng isa. So, ganito siya. Ayan. So, again, this one is 1,900 yen from 4,900 yen. So, sale na sale pa rin. So, this is what Kenisha got. Apat na items from Cecil Makti. So, that's it, guys. Ayun lang nabili namin. So, if you guys are interested to watch my whole videos and my outlet vlogs, I'm gonna put it here sa description box. I actually miss going out and shop kasi nga, di ba, may COVID at ngayon lang medyo naglayo dito sa Osaka, so I was able to go out. And actually, during summertime, I wanna try out going to outlet malls, outlet stores, because summer sales here in Japan are massive. Ayan, talagang kung napalad yung mga dati kong vlogs sa H&M, makabili kayo ng 190 yen, yung parang ganito, 190 yen, may damit na ng baby, sobrang mura. But I realized na hindi ganong kalaki yung discount during summer sa outlet store. So, parang same-same lang din. Talagang laging ganon. Laging ganon sa outlet store yung ano, sale 50% to 70%. I hope you guys like this video. And if you did like it, don't forget to hit the thumbs up button and don't forget to share it with your friends as well. Also, if hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe to my channel. So, please do follow me on my social media accounts. I'm gonna put it right here. So, that's it for my vlog, guys. See you again next time. Bye! Bababay daw sa vlog. May pumupunta dito. See you again next time. Bye! Mwah! Mwah! Hindi pa tama. Bye-bye! Bye-bye!